kapag ka naniwala ka sa mga vlogger na bayaran, katulad po nitong mga Didi Sheets na vlogger na ito na mga bayaran, hindi po sa atin yan nagmula, kung hindi sa mismong kasamahan po nila na si Ninyo Barsaga. Ayon kay Ninyo Barsaga, mga bayaran ang DDS vlogger. Eh, tanga ka. Ng araw, Pilipinas, sa lahat ng mga nanonood, ito po si Fair Lady Maharlika. So, ngayong araw ay malungkot na balita na natunghaya natin dyan sa Pilipinas, kung saan mayroong itinumba na broadcaster. Okay, we're live. Mapalangga, itinumbang broadcaster sa Misamis Occidental ngayong umaga dyan sa Pilipinas, November 5, 2023, kung saan yung hindi pa nakakapanood ng video, eh paki ano nyo na lang yung hashtag, makita nyo na iba't ibang mga video ang lalabas na talagang itinumba ng live itong broadcaster na si kanyang pangalan ay si Jerry Bell Humalon, or yeah, Humalon. Jerry Bell Humalon or Jumalon, J-U-M-A-L-O-N, nakilala sa pangalang DJ Walker, kung saan na siya po ay radio journalist sa Misamis at siya ay nagbabalita ng live sa kanyang bahay. So bahay niya is also ginawa niyang studio. So, siya ay broadcaster ng 94.7 Gold Mega Kalamba FM. So, napag-alaman natin na ika-apat na si Jerry Bell Humalon na natumba o ginurgor ng mga evil sa lipunang ito right after Percy Lapid, di ba? Last year. Then now, si Jerry Bell Humalon. So ngayon, mga kababayan, kasi ang gobyernong ito, ni Kuting, now, ay kulang sa what? Wala siyang reinforcement when it comes to pulburon, when it comes to peace and border. Wala siyang ganun. Wala siyang positive na sinasabi na, oh, ito, kayo mga drugista, kayo mga mangingitil ng buhay, manggugurgur, di ba? Wala siyang wala siyang power, okay? Wala siyang, yun nga, positive reinforcement para somehow yung mga tao medyo masindak. But sa halip, mga kababayan, paano hindi siya walang positive reinforcement? Eh mismo nga, yung mga sindikato, ikasabwat nila. Ay, nako. Tuluyan ang nababaliw itong si Claire Eden Contreras o Maharlika, pero bansagan po natin siyang Maharlika. Wala daw. Kasi yun ang pamantayan itong pong mga Didi Shit. Kailangan brutal ka, kailangan arugante ka, kailangan minumura mo ang Diyos, kailangan manyakis ka, kailangan sa harap ng asawa mo o girlfriend mo nangahali ka ng ibang babae, o kailangan lahat ng mga hindi kaaya-aya sa harapan po ng publiko. Ganon dapat ang ginagawa para mahalin ng mga katulad nitong Didi Shit na si Maharlika. Ano ba ang tunay na nangyari? Hindi pa natin alam. Wala pang resulta ng investigasyon, tapos nagkakonclude ka agad na kasalanan naman ito ng kasalukuyang gobyerno. Kapag ka naniwala ka sa mga vlogger na bayaran, katulad po nitong mga Didi Sheets na vlogger na ito na mga bayaran, hindi po sa atin yan nagmula, kung hindi sa mismong kasamahan po nila na si Ninyo Barsaga. Ayon kay Ninyo Barsaga, mga bayaran ang DDS vlogger. Eh, tanga ka. Kaya ang naniniwala lamang dito sa mga Didi Sheets na ito ay kapwa po nila tanga o kaya uto-uto. Eh bakit? Paano po natin masasabi na ang katunayan na sila po yung mga uto-uto? Hindi naman maikakaila na sa nakalipas na administrasyon, napakalala po ng sitwasyon. Sabi nila, tahimik daw po ang bayan. Hindi po yun totoo. Gaano karami
ang namatay na Pilipino sa panahon po ni Rodrigo Duterte. Ayon po dito sa balita, bago magtapos ang panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte, June 24, 2022, 6 years of blood and violence, people we lost under Duterte. Basahin po natin ang balita. Manila, Philippines, there is no denying that the rhetoric of President Rodrigo Duterte is one that promoted violence. Over the past 6 years, kill and other related words were a staple in his public speeches. And more often than not, this violent rhetoric did not just stay as words but had become policies that targeted many sectors in society, most especially the most vulnerable. It's not that Duterte himself did the killings, but his policies made a culture of impunity the norm in the Philippines. Hindi maikakaila ito na sa panahon ng panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte, kaliwat kanan ang tumutumbang kapwa po natin Pilipino. Ang masaklap, hindi naman lahat yon ay may kasalanan sa batas. Marami pong mga inosenteng sibilyan ang napatay dahil po sa kalukuhan na bloody drug war nitong si Rodrigo Duterte. Tuloy natin. Philippine Human Rights Information Center Executive Director Nimia Pimentel Simbulan said that Duterte's legacy would be the institutionalization of state violence in the country, adding that he has done this not just in his war on drugs but also in other aspects of governance. At hindi po ito maikakaila. In fact, hindi pa nga pangulo itong si Rodrigo Duterte, inamin niya po sa television show niya sa SMNI na siya po ay nagbabayad gamit ang confidential funds para magpapatay ng tao, particular sa City of Davao. Yan po ay nanggaling mismo sa kanyang bibig. Hindi po yan natin paninira. Siya mismo ang umamin na siya po ay nagpapatay using confidential funds. At isa sa interview na napanood po natin, itong si Rodrigo Duterte, inamin niya sa harapan ng media na 3 tao ang kanyang pinatay at hindi niya mabilang ang dami ng bullets na tumama doon sa mga taong kanyang pinatay. Tuloy po natin. As Duterte steps down from office, Rappler takes a look at the number of lives lost in different sectors during his administration. Ito po, hindi po ito nagsisingmuling na figure. Hindi porket binalita ito ng Rappler, hindi totoo. Ito po ay nakatatak sa ating mga datos. Ilan po ang namatay na mga kapwa po natin Pilipino? 6,252 individuals in police anti-drug operations as of May 2022. 427 activists, human rights defenders, grassroots organizers as of December 2021. 166 land and environmental defenders as of December 2020. 23 journalists, media workers as of April 2022. 66 judges, lawyers, prosecutors as of December 2021. And 28 mayors, vice mayors as of December 2021. Tapos palalabasin mo ngayon, Maharlika na napakagulo ng kasalukuyang gobyerno? Kung titingnan mo ang datos na ito, wala pa sa 1% sa mga namatay sa panahon ng Duterte administration. Kaya malaking kasinungalingan ang sinasabi po nitong si Maharlika. Tuloy po natin ang binabasa po natin balita. Drug war victims. Duterte waged a war against illegal drugs in the Philippines. But at the end of his 6-year term, there is still no strong indication that he really ended or even just dented this problem. Totoo po yan. In fact, makatapos ng kanyang administrasyon, kaliwat kanan ang napakalaking napaghuhuli ng Marcos administration. Ang katumbas na pagkakahuli nitong nakaraan lamang na almost 2 years na panunungkulan ng ating mahal na Pangulo ay halos katumbas na ng 6 na taon na panunungkulan ng Duterte administration.
Tapos ang maganda sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nahuhuli ang mga big time, nahuhuli ang mga drug lord, pero halos walang namamatay sa mga police operations. O kaya kung ikukumpara mo, Maharlika, eh talagang brutal ang pinupuon ninyong si Rodrigo Duterte. At ganyan kayong mga tangang didi-sheets. Gustong-gusto ninyo na ang pinupuon ninyo brutal, bastos, manyakis, o kung ano-ano pa. Minumura ang Diyos, ang konstitusyon, sinabihan na piece of paper lamang at dapat ipamunas sa puwet. He succeeded, however, at smudging roads and alleys across the country red with blood. His drug war campaign targeted the poorest communities, killing alleged drug personalities without them seeing a day in court. Pero yung kanyang kumpare na drug lord na mismong kanyang Director General sa Philippine Drug Enforcement Agency ang nagsabi na yun ay drug lord, na wala na lamang parang bula dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy po natin si Peter Lim, kumpare nitong si Rodrigo Duterte, isang identified drug lord. Government data shows that at least 6,252 people were killed in police anti-drug operations from July 1, 2016 to May 31, 2022. This number does not include those killed by unidentified perpetrators, also called victims of vigilante-style killings, whom human rights groups estimate to be between 27,000 and 30,000. Ganon karami. Rappler, in September 2020, obtained government data showing that at least 7,884 drug suspects had been killed by the police since Duterte assumed office in 2016 until August 31, 2020. Tapos, ngayon sasabihin ninyo, makatarungan, merong public safety and order sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalokohan yun. Nalinlang nyo lamang ang publiko dahil kayong mga vlogger nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Ninyo Barsaga, ay nababayaran. Kaya pinapakita nyo ngayon sa publiko at report kayo ng report, vlog kayo ng vlog na kunyari magaling ang Duterte administration. Pero nagising na ang katotohanan, sa ang mga Pilipino sa katotohanan, sa kasalukuyan, na wala ang pagiging pinuno ni Rodrigo Duterte sa loob ng 6 na taon ay isa sa malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala eh. Ang daming mga issue. Sabi niya, lalabanan niya ang drugs, lalabanan niya ang criminality, lalabanan niya ang korupsyon. Pero natapos na lamang ang kanyang panunungkulan, talamak ang illegal na droga. Ang kriminalidad, wala pa rin pagbabago. Ang korupsyon, grabe. No other than yung mga appointed officials niya sa kanyang gobyerno ang gumawa ng mga hindi katanggap-tanggap na di umano'y pagnanakaw sa pera ng bayan. Biruin mo, panahon ng pandemya kung saan walang katiyakan ang buhay ng mga Pilipino, itong pinagkatiwalaan niya diyan po sa DBM, sa Procurement Division po nito na si Attorney Lau, eh nagawa pang magnakaw ng pera, halagang 4.5 billion something pesos po yan, ha? At yan ay hindi po mapapasinungalingan sa bakit? Kasi sinampahan na ng kaso ng ombudsman. Sila po ay humaharap ngayon sa kaso diyan po sa ombudsman para sa Parmali bill. At meron pang issue pati nga po doon sa laptop bill. At kung ano-ano pang issue sa ilalim po ng administrasyon nitong si Rodrigo Duterte. Ngayon, ibabato mo sa kasalukuyang gobyerno ang sasabihin mo, Maharlika, na walang peace and order, walang kaayusan at katiwasayan kasi hindi nagpo-pronounce ng ganito si Pangulong Bongbong Marcos. Madaldal lamang si Rodrigo Duterte, pero sa katotohanan walang katahimikan sa Pilipinas. Going back, dito po sa napatay na at nakalulungkot po ito, nakapwa po natin vlogger at siya naman ay isa ding journalist. Kahapon po yan sa live streaming niya sa kanyang programa. Eh,
pinasok po ang kanyang tahanan, nagpanggap po na hihingi ng tulong, mag-aanunsyo. Kaya pinagbuksan tuloy ng kanyang gwardya yung mga tao. At makatapos pagbuksan, pinuwersa na po nila ang kanilang pagpasok, tinutukan ng baril yung gwardya, at dumire-diretso po doon sa studio nito pong si alias Johnny Walker, DJ Johnny Walker or Juan Humalon sa totoong buhay, at doon po 2 beses pinuntukan ng baril sa ulo. Patay po si DJ Johnny Walker. Pero ano po ba ang latest sa isinasagawa pong investigasyon dyan ng ating kapulisan? Ayon po sa nakalap po nating balita, ito po ay tinututukan ngayon ng ating Investigation Special Task Force. Ano? Special Investigation Task Force or Task Group or SITG. At sila po ay naglabas na ng facial composite ng tao na pumatay dito po kay Johnny Walker. Nakalagay po dito, one of the suspects in the killing of radio broadcaster Juan T. Humalon, aka Johnny Walker, in Calamba, Misamis Occidental. Name, unidentified. Sex, male. Height, around 5'5 to 5'6. Build, medium. Age, above 40. Weight, 70 kilograms, complexion, fair, other information, wearing cap, colored red and t-shirt, color green, with short pants, color black. Alam nyo, napakahalaga po nitong composite sketch kasi sa pamamagitan po nito, maaaring matukoy sa hinaharap ang pagkakakilanlan ng nabanggit na assailant. Alam nyo, bago makasuhan ng murder, ito pong si Gerald Bantag, yung kanyang inutusan na si, nakalimutan ko na bigla ang pangalan, nakunan po ito ng CCTV. At noong October 3, 2023, nang pinatay si Percy Lapid, nakilala doon sa CCTV na yon ang pagkatao niya. Nag-surface po ito sa publiko at marahil nag-aalala na siya sa kanyang sariling kaligtasan. Kaya noong October 17, sumuko po ito sa ating kapulisan at October 18, pinresenta sa harapan po ng publiko ito pong tao na pumatay kay Percy Lapid. Kasama na rin yung nagpapatay doon kay John Villamor. Wala iba tayong tinutukoy na nag-utos doon sa tao na yon kung hindi itong si Gerald Bantag. At naniniwala tayo dahil sa magaling ang kasalukuyang gobyerno po natin at dahil na rin po sa kasipagan ng ating Philippine National Police at saka ng National Bureau of Investigation, kinalaunan, ito pong tao na ito na pumatay kay Johnny Walker, malalaman po natin at makikilala yan. At naniniwala tayo na meron pong masasampahan ng kaso dyan. Kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nagbigay na po ng kautusan sa ating kapulisan na tutukan ng husto ang pag-iimbestiga dito. Yan po ay kanyang kinundena. Kahapon, nagpahayag po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng pagkondena sa pagpatay dito po kay Johnny Walker. Ayon po sa Presidential Communication Office Facebook post, pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon. Mahigpit na kinokondena ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang si Johnny Walker nitong linggo ng umaga. Ang ganitong walang kabihas ng pag-atake sa ating mamamahayag ay walang lugar sa isang demokratikong bansa. Inatasan ng ating Pangulo ang Philippine National Police na magsagawa ng masusing investigasyon upang mahuli at mapanagot ang sinumang nasa likod ng karumal-dumal na krimen ito. Pinapaabot namin ang pakikiramay ng buong administrasyon sa pangunguna ng ating Pangulo sa pamilya at mga kaanak ni Johnny Walker. Makakaasa kayo ng aming masusing pagtutok upang mabigyan ng hustisya ang kanyang pagpaslang. Ang maganda ngayon, unfortunately, nakalulungkot pa rin naman ito, pero ang maganda sa kasalukuyang gobyerno, kapag ka may mga ganitong violence o krimen, nare-resolve po ng kasalukuyang gobyerno. Pati pa nga yung mga problema sa nakalipas na administrasyong Duterte,
Pangulong Bongbong Marcos pa sa kanyang administrasyon na resolba ang mga problema. Ano ang tinutukoy natin? Yung mga nawalang sabungero, hindi na solusyonan nyo ng Duterte administration. Pero ang Marcos administration, nasolusyonan yon. Ang nakalulungkot lamang, yung mga mismong pamilya na ngayon, mga biktima, ng mga biktima, ang umaatras dun sa kaso. Nakakapagtaka. Anong nangyari sa kanila? Bakit kung kailan huli na yung mga akusado, saka sila isa-isang nagsisipag-atrasan doon sa reklamo na kanilang isinampa laban sa mga kumidnap at di umano'y pumatay sa kanilang pamilya. Kaya dito, sa pagpatay kay Johnny Walker, naniniwala tayo na mariresolba po ito ng ating kapulisan, sapagkat ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay naniniwala sa rule of law at rumerespeto sa due process. Oh, kaya Maharlika, kung ikay magkukumpara, siguraduhin mo na walang butas yung pagkukumparahan mo. Eh nakakahiya naman sa pinagkukumparahan mo kay Pangulong Bongbong Marcos na napakagaling, napakahusay, may tunay na malasakit, samantala yung ipinagmamalaki mo, puro bunganga, napakabrutal ang pulisiya, at wala naman halos natupad na pangako. Oy, meron pala sa mga kapulisan kasi personal interest din naman eh kung bakit niya tinasan ang mga uniform service para hindi siya ikudita. By the way, bago ko makalimutan, nananawagan ng civil disobedience yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakalaking tanga nyo pag naniwala po kayo dyan. Biruin nyo, sasabihin niya sa harapan ng publiko sa kanyang mga follower at mga utu-utong DD sheets, huwag kayong magbayad ng buwis. Pag kayo hindi nagbayad ng buwis, ewan ko lamang, kayong mga DD sheets, kayong ang unang-unang maaapektuhan yan. Lalong-lalo na yung mga umaasa sa mga ayuda na naniniwala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka nawala ng koleksyon ng buwis ang gobyerno, wala ng ayuda na maibibigay sa inyo ang gobyerno. Sa mga utu-utu naman na maniniwala ng mga negosyante ng mga DD sheets, pag naniwala kayo, kaso aabutin ninyo, may pagkakakulong at multa yan. O kaya tanga lamang ang maniniwala sa panawagan na yon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basta DD sheets kasi, tanga. Gusto ko lamang i-share po sa inyo ang mga post ni Top 1 R Cream. Ganito kasi ang mga DD sheets, mga tol eh. Ganito sila eh. Oh. Tingnan nyo ha, isa-isahin po natin. Kailangan meron kang isang dakilang alalay para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan bloody ang drug war mo para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan galit ka kay PBBM para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan o dapat pinaglipana mo ang POGO para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan galit ka sa COA para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan nakawin mo ang pondo ng bayan sa panahon ng pandemya para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan baluktot ang utak mo para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan manyakis ka para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan magalit ka sa naglagay ng sili pero puunin mo ang mamamatay tao para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan bobo ka para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan sinungaling ka para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan nagmumura ka para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan tuta ka ng China para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan fake news peddler ka para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan brutal ka at arrogante ka para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan utu-utu ka para mahalin ka ng DD sheets. Huwag kang magbayad ng tax para mahalin ka ng DD sheets. Kailangan or dapat naging homeless ka o kumakain ng tirang pagkain sa basura para mahalin ka ng DD sheets. Dapat feeling famous ka o self-entitled para mahalin ka ng mga DD sheets. Magalit ka sa ICC para mahalin ka ng DD sheets. Mag-appoint ka ng magnanakaw sa pondo ng bayan tulad noong nakasuhan sa ombudsman para mahalin ka ng DD sheets. Gumasta ka ng 125 million pesos confidential funds sa loob ng 11 days para mahalin ka ng mga DD sheets. Magkanlong ka ng pastor na may kaso sa Estados Unidos para mahalin ka ng DD sheets. Ipakulong mo ang mga kritiko mo para mahalin ka ng DD sheets. Suportahan mo ang naakusahan ng pagpatay para mahalin ka ng DD sheets. Pag vlogger ka, manghingi ka lagi ng donation para mahalin ka ng mga DD sheets. Pag vlogger ka, manghingi ka lagi ng pangkape para mahalin ka ng mga DD sheets. Kailangan love mo China
para mahalin ka ng DD Sheets, kailangan maging kumpare mo si Peter Lim para mahalin ka ng DD Sheets. Maging mayabang ka lang, mamahalin ka na ng mga tangang DD Sheets. Gamitin mo ang business ng nanay mo para mag-fundraising, para mahalin ka ng DD Sheets. Gamitin mo bunganga mo para mahalin ka ng DD Sheets. Manghalik ka ng babae sa harap ng girlfriend mo o sa asawa mo para mahalin ka ng DD Sheets. Murahin mo ang Diyos para mahalin ka ng DD Sheets. Sumigaw ka ng mabuhay ang NPA para mahalin ka ng mga DD Sheets. Mag-fundraising ka para mahalin ka ng mga DD Sheets. Mangabit ka para mahalin ka ng mga DD Sheets. Pumirun mo ang puwet ni Xi Jinping para mahalin ka ng mga DD Sheets. Gamitin mo ang confidential funds para magpapatay ng mga tao para mahalin ka ng mga tangang DD Sheets. Kailangan magaling ka sa paggamit ng bibig para mahalin ka ng mga tangang DD Sheets. Manapak ka ng sheriff para mahalin ka ng mga tangang DD Sheets. Ay nako, at hindi yan matatapos hanggat gusto nyo ng bardagulan. Kung gusto nyo ng bardagulan, lalabanan ko kayo. Sige, magbardagulan tayo, mga tangang DD Sheets. Oh. Kaya pag naniwala po kayo, dito kay Maharlika, tanga kayo o uto-uto kayo. Pero siyempre, ang mga nanonood kay Top 1, nakaisa namin sa paniniwala sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mga matatalino ito. Ah, kaya nga Top 1, shoutout po sa lahat ng ating mga manonood. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga manonood. Shoutout kina Alonte Agnes. Okay, kay Mirna Scholes. Anong sinasabi mo? Wala ng Uniteam. Anong pinagsasasabi ninyo? Tinanong ako sa Space kahapon, naniniwala ka pa ba sa Uniteam? Wala na, tapos na yon nung panahon ng halalan. Ah, kayo, walang Uniteam sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos sa panunungkulan nito. Bakit? Eh yung mga mismong nagsasabi na sila'y kumakampi sa Pangulong Bongbong Marcos, sila yung naninira. Sila ang may kasalanan kung bakit nagtatanggol kami ngayon sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga Dilawan at mga Pinklawan, mga irrelevant na rin yan. Ah, ang mahalaga, Pangulo si PBBM hanggang sa June 30, 2028. O, di ba? Tikon na naman tuloy kayo ngayon.